Hello everyone, I'm Noni Rivera. With my vision, I suck. Ate, kuya, amigo, amiga, brother, sister, and man and woman. Para po to sa inyo, I'm gonna teach you this episode, pangalawang episode na po to, about LED. Ito po tayo rito. We have two LED. So this is a scrap LED. So this is bago po to. So di-deliver lang po ngayon ito. So ang point po natin ngayon, indicate po natin yung voltage ng LED. Kagaya nito, scrap po siya. Hindi natin alam kung anong voltahe nito. Minsan mas maganda gamitin ito. I-compare mo dito sa nabili natin na na-specify niya na 3 volts DC. So, ang ituturo ko po ngayon, yung polarity. Paano po natin ma-identify ang polarity ng bawat isa? So, sa polarity muna tayo. So, ang sabi nila, dito sa bagong LED na ito, nakaka-deliver lang, pagka mahaba, positive daw po. Pagka maikti, negative. E, paano kung putol silang pareho? Saan yung positive, negative niyan? So, we gonna use tester. This tester. You see? A tester. So, kukunin po natin yan. Ito, ayan. Napapansin tester ko. Paano natin malalaman yung polarity nito kung pareho na lang sila na haba? So, we gonna test this by using tester. Pag umilaw ito, ibig sabihin, positive natin, good polarity yun. So, ito po, kumbaga sa ano, yung polarity niya, sige po. Apo, sige po. Ibig sabihin, yung polarity niya, hindi po tama. So, hindi magpa-function ang ilaw. So, i-reverse po natin yung test rod ng tester. Pag umilaw po ito, good polarity. Yun, umilaw po. Umilaw po siya. So, it indicate na ang polarity natin with this red test rod, okay po. So, doon po natin siya ma-identify. So, ito po ang magiging positive. So, ito po siya. So, itong bagong LED natin, ang ito po ang positive niya, ito ang negative niya. So, okay po siya. Okay na. Okay. Pero kung hindi, bagong-bago talaga, hindi siya naputol, so ito ang pagkakaiba nung pareho sila ng haba. Itong haba na to, ito ini-specify natin, positive, ito negative. So, tines natin to, tines po natin ito, itong area na yan, test po natin. Kung hindi po mahaba, so, we test the LED to continue to know the polarity. So nakuha po natin by testing this one. So ito po hindi natin tinesting kasi sabi po sa electronic, sabi po nung nag-manufacture, pag mahaba positive, pag maikti negative. Punta po ngayon tayo rito sa LED na hindi natin ma-identify kung hindi rin siya positive o negative. Oh, so ito po oh. Okay, mahaba siya, kaya hindi rin natin alam. Kasi po, scrap po siya. Pero magandang LED to, maganda. So, i-test din po natin. Kunin po natin yung polarity niya. So, ito na po. Pinalata lang natin. Para magkaroon ng... Ito po, i-test na po natin. Pag hindi siya umila, baliktad. So, ang polarity nito, baliktad. I-reverse po natin yung test rod. Oh, ibig sabihin, ito ang positive niya. Positive niya, yan. Ganyan na po natin ang positive. So, nakita na po natin ang scrap na to na LED, ang positive niya. So, ganyan po natin siya. So, ito ang positive. Ito ang negative. Ngayon, kung nakuha natin polarity ng scrap o saka yung polarity ng bago, kailangan ma-identify naman natin yung voltage value ng LED na bago.
voltage ng voltage LED na bago ay 3 volt DC. Ni-specify na po siya. Pero ito, wala pa. So, kukunin natin ang voltahe nito. Kung 9 volts, 6 volts, o 3 volts. By using trial error. So, magta-trial error po ako dito. So, gamit tayo dito sa isa. So, ang trial error natin, magsisimula tayo sa high voltage. Sa, kumbaga sa ano, eh, mas mataas ang voltahe. So, pag napundi po ito, ang ibig sabihin, hindi po siya compatible sa 9 volts battery na ito. Hindi po yan ang value niya. Matandali ah. Riktad. Yan. Oh. Ayun na. Busted na po siya. Hindi siya compatible. Hindi na po ito iilaw. Busted na po ito. Busted. Busted na po yan. Volts. 9 volts. So, hindi siya. Hindi po siya 9 volts. Hindi ko na po siya magagamit kasi sira na po ito. So, gagamit tayo ng 6 volts. 6 volts. Given siya. 6 volts. Yan. Kuha tayo ng isa. Sana ba yung ano ko? Kuha tayo dito. Balatan ko na siya eh. Ah, sige, balatan ulit natin. Ay, ito pala, ito pala. Ito na po siya. Kasi ginawa ko na yung polarity. So, itetest natin dito. Pag hindi siya napundi, so, naka-specify po siya na 6 volt. Kasi 6 volt may pare. 1.5, 1.5, 3. 1.5, 1.5, 3. 3 plus 3, 6 volt. Yon. Pag hindi siya napundi, within 1 minute o 60 seconds, ibig sabihin, compatible siya sa 6 volt. Ayan po. Tagal na po siya dito. So, 50, 60, 60, 59, 60. So, ito po ay 6 volt. So itong LED na scrap na to, na-identify po na po natin na siya po ay LED scrap 6 volt compatible. So yun lang po, ito po mga LED na to gagamitin po natin sa indicator papasok sa loob ng unit. Gamitin natin sa smoke detector. Once na inilagay natin to sa box na ito, dito po natin mag-i-indicate, dito natin ilagay ang LED. With, kailangan po may resistor. Ano na lang ang